ang top 8 na pinaka-unique na magic sa Black Clover na hindi mo akalaing kayang i-conquer ang buong mundo kung napasa kamay ito sa isang masamang tao o mayroong napaka-overwhelming na mana like Lucius and Yuno. Ang topic na ito ay binabasi ko kung gaano ka-unique ang magic. Hindi ko ito binabasi sa kung gaano kalakas ang magic. Ibig sabihin mga lods, being the only one of its kind, unlike anything else. Bago tayo magsimula mga lods, sino ang top 1 na pinaka-unique na magic kung kayo ang tatanungin? Please comment down below. Dahil napaka-unexpected ng top 1 natin mga lods. Kaya huwag mo sanang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Dahil magsisimula na tayo mga lods. Top 8 natin mga lods, walang iba kundi si Zora. Sinabi ko na sa huling video na si Zora ang dahilan kung bakit hindi natuloy ang videong ito. Si Zora ay nagtataglay ng Ash Magic. Actually mga lods, masasabi kong hindi unique ang magic ni Zora sa sobrang simple nito. However, sa sobrang simple ng magic ni Zora, ang dahilan kung bakit nagiging unique ito. Gamit ang kakaibang mana method, ang Ash Magic na minamanipula ni Zora na kaya niyang ilagay kahit saan, ay doon niya ilalagay ang counter trap magic at naibabalik niya ito ng doble. Hindi po magic spell ang trap magic mga lords. Isa itong magic na ginagamitan ng mana method. Isang example dito noong binuksan ni Zora ang grimoire at sinabi niyang Ash Magic, Revelation of Cowardly. Yan po yung example ng magic spell. Top 7 natin mga lords, si Captain Reel. Ang magic ni Captain Reel ay painting magic. Napaka-unique ng magic na ito dahil kahit anong iguguhit ni Captain Reel sa kanyang canvas ay nagkakatotoo based on painting. Kaya masasabi kong napaka-overpower ng magic na ito mga lods dahil kaya niyang gamitin ng multiple elements of magic sa pamamagitan lang ng pagguhit. At mayroong magic spell si Captain Reel mga lods na hindi matatawarang support. Ito nga ay ang Twilight Valhalla. Kapag naka-activate ang magic na ito ay hindi mamamatay ang kanyang mga kasama kahit gaano pa katindi ang pinsalang natatanggap. Subalit nang una itong ginamit ni Captain Reel ay hindi naging perfect ang kanyang magic spell. Dahil pagkatapos ng laban kay Vanica ay muntika na silang mamamatay. Buti na lang ay agad silang nagamot ni Mimosa. Top 6 natin mga lords ay si Captain Dorothy Answorth. Ang kanyang magic ay Dream Magic. Isa ito sa pinaka-unique na magic sa Clover Kingdom. Kahit hindi ito gaano na i-expose. Tricky ang magic na ito mga lords dahil kapag naipasok ni Captain Dorothy ang isang mage ay mahihirapan na itong makalabas pang muli. Ang matindi pa neto ay kahit anong i-imagine ay magkakatotoo at bigla itong lilitaw sa harap dahil para ka talagang nasa tunay na panaginip kung hindi ka ay re-release sa user ng magic sa loob ng panaginip. Mahirap hanapin ang kahinaan ng magic na ito. Subalit nakaisip ng paraan sila upang i-counter ang panaginip since lahat ng nais nilang maisip ay magkakatotoo. Gumawa sila ng peking Captain Dorothy upang maisip ng reincarnated na Dorothy ang tunay na Dorothy. Kaya gamit ang idea na ito ay lumabas ang tunay na Dorothy Answorth upang tulungan silang makalabas. Top 5 natin mga lords, si Vanessa. Isa rin si Vanessa sa may simpleng magic dahil nagmamanipula lamang ito ng thread at nagagamit niya ito pang support kay Asta. Subalit alam ng Witch Queen ang potential ni Vanessa kaya ikinulong niya ito sa mahabang panahon sa loob ng Witch's Forest dahil alam niyang darating ang panahon na kayang baguhin ni Vanessa ang tadhana. Nang na-awake ni Vanessa ang thread magic ay lumabas si Roach, ang pusa na kayang baguhin ng tadhana. Si Roach mga lods ay hindi spirit tulad ni Salp, Salamander, Undine, Dryad at iba pa. Si Roach ay parte ng magic spell ni Vanessa. Isa sa gusto ko sa Black Bull Squad ay ang pagiging balance compare sa ibang Magic Knight Squad na lahat ay may malakas na magic. Magaling pumili si Captain Yami ng squad member dahil pinili niya ang may mga potensyal sa kalooban. Hindi niya binabasihan kung gaano kalakas ang magic nito. Isa pa, wala namang nananalo sa laban kapag hindi nagtutulungan. Kahit gaano pa kalakas yung isang team, kung wala itong teamwork ay hindi talaga ito mananalo. At heto na nga mga lods, Asta Katana Design, 6i Gojo,
Ryumin Sukuna. Bestseller sa TikTok Shop at Shopee. Naka DTF printing yan mga lods, kaya napakatingkad ng kulay at matibay ang t-shirt natin. Makapal dahil 200 GSM yan mga lods. T-shirt pa lang, quality guarantee na kaagad. Yung link nasa description. Top 4 sa palagay ko, kinuha niya talaga ang Time Magic ni Astaroth at ibinigay niya ito kay Julius upang ipapagamit niya ito pansamantala. Ang napapansin ko lang sa Soul Magic mga lords ay parang wala itong magic spell attacks. Nagiging malakas si Lucius dahil sa Soul Magic dahil kinukuha niya ang magic ng iba upang gamitin ito. Like Super Strength ni Lucifero ay napasa kanya na, at kahit ang Gravity dahil parang ito yung ginamit niya upang wasakin ng Clover Kingdom. Top 1 natin mga lords, walang iba kundi si Gray. Siya lang naman ang masasabi nating pinakamahina sa Black Bulls dahil wala siya kahit isang magic attacks. Napakasimple ng magic ni Gray sa simula dahil kaya lang niyang i-transform ang mga bagay o ang kanyang sarili mismo sa kahit anong maisip niya, katulad ng pagiging alimango o tabachoy, upang itago ang kanyang tunay na pagkatao dahil mahihiyain itong si Gray. Subalit noong na-awake nga ito, ay masasabi kong napakapanganib ng magic na ito dahil lahat ng maisip ni Gray sa pamamagitan ng magic ay nagkakatotoo. Kaya pinalitan ang magic na ito from transformation magic into transmutation magic. Imagine kung napasa kamay ito ng masamang tao ay kaya niyang sakupin ng buong mundo sa pamamagitan lang ng pag-imagine ng kahit na ano. Kaya kung gusto niyang hawakan ang kamay ng hari na si Augustus Kira at gagawin niya itong palaka, ay magagawa niya ito. Despite sa pagiging fragile ni Gray in terms sa pakikipaglaban, ay napaka-useful ng kanyang magic dahil kaya niyang isupport ang lahat ng Black Bulls na may 100% sure na hindi mamamatay sa tulong ng magic ni Gauche. Subalit nang nalaman nga ito ni Damnatio na si Gray ang dahilan kung bakit hindi nagkakaroon ng matinding damage ang lahat ng Black Bull member, kaya instead na makikipaglaro siya sa Black Bulls, ay inuna niya ang nag-iisang core upang tapusin ang lahat. Kaya napakalupet ng sinapit ni Gray dito mga lords dahil muntika na nga siyang mamatay kasama si Gauche. Nilagay ko si Gray sa top 1 mga lords dahil para sa akin siya ang may pinaka-unique na magic. Lahat naman dito ay may unique na magic at pwedeng lahat kayang ma-counter, kaya nahihirapan ako mag-isip kung counter to counter magic ang pag-uusapan dahil parang walang hangganan ng pagka-counter na parang nilalaro mo siya sa loob ng iyong isipan. Kaya inilagay ko sa top 1 si Gray since ang magic lang naman ang ating pinag-uusapan. Dahil si Gray, alam naman nating hindi siya marunong makikipaglaban. At yun lang mga lords.